Magandang hapon po, mga giligong tagapakinig, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kababayan, thank you very much kay LYCA GAIRANOD, no? Ang ating pong The Voice Kids na champion. Mga kababayan, napaka-humble ng batang ito. Naambus ang interview po natin siya. At nang ating pong makita, mga kababayan, siya po ay nagbabike sa mismong Luneta Park o Rizal Park, mga kababayan, kung saan tinitingnan ko po ang mga kapaligiran. At kitang-kita natin, mga kababayan, ang kalinisang gawa po ng ating mga kapwa Pilipino. At ito po ay inaayos pa, pansamantala, at pinapaganda ng local natin ang City of Manila. And of course, through the help of our national, mga kababayan, sa pamumuno po ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Napaganda ng legacy itong isasagawa ni Mayor Isko Moreno, makubayan. Tungo tayo sa balita na hindi pong matutungan ngayon, hapon. Alauna 56 ng hapon, makubayan. Nagsagawa po ng expanded coding ID na raw po kailangan, sabi ng Metro Manila Development Authority. Iginit po ang kababayan ng MMDA na hindi na kailangan magpatupad ng expanded member o itong number coding scheme na mas kaunting sasakyan sa kalsada sa gitna po ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Wala pa pong pangangailangan sa ngayon kasi ay mababawasan na po ang bilang ng mga sasakyang moderate lang, at itong traffic situation, ito bang saad ni MMDA Chairman Romando Artes na laging handa sa public briefing. Sabi po niya, we leave it to the next administrations to decide if there is a need to expand the number coding scheme. Subalit, mga kumayan, noong April ay nirekomenda po ng MMDA ang bagong number coding scheme na target po bawasan ng 40% ang bilang ng mga sasakyang dumadaan sa mga pangunahing kalsada ng Metro Manila. Sa noong May 5, mga kumayan, ay nagpabilang po tayo ng mga sasakyan sa EDSA. Ang lumabas po ay 417,000, which is above na po doon sa 405,000 sa pre-pandemic level. Pero noong June 9, makabayan, ay nagpabilang po ulit tayo ng mga sasakyan. Ang lumabas po sa ating bilang sa EDSA, makabayan, ay umabot po ng 392,000 na lamang. Kaya, makabayan, ang sad po ay kailangan po natin, the other day na nagpabilang po tayo uli, lumabas na 390,000 na lamang. So mga kababayan, dahil sa pamamagitan po ng factor na yan, ay patuloy pa ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Mula po rito sa newsroom ng Trabaho, Serbisyo Publiko at iba pa. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Lynn Orquesa.